Yo, what's shoutout mga kalikot? Isang mapagpalang araw muli mga kalikot. So, for today's video vlog, ayan, gagawa lang natin ng kunting ayan, video tutorial yung regulator na ito. Ayan. Marami pa kasi nalilito mga kalikot kung ano yung pinagkaiba nitong regulator na to, regulator, rectifier. So, pareho siyang may 5 wire. Ayan. Ito, kabila, meron siyang red, pink, black, yellow, tsaka green. Samantalang dito sa kabila, mayroon siyang green, red na mayroong lining na white, tsaka itong pink, pink din, tsaka yellow, tsaka red. Ang pinagkaiba lang itong mga likot, dito sa kabila, mayroon siyang color black, dito naman is mayroon siyang, yan, red na mayroong lining na white. Sa itong color black mga kalikot, pag nakikita kayo ng ganito, ito yung nagsisilbing limiter ng ating regulator. Yan. Kapag na-reach na yung maximum current voltage ng ating maximum charge ng ating battery, siya yung nagbibigay ng control. Yan, para itigil ng rectifier regulator yung pag-charge sa ating battery. Kaya iwas lubo. Yan. Nakakunik ito sa accessories wire ng ating motorsiklo. Itong black na ito makalikot. Yan. Mantalang dito naman sa kabila, meron siyang red na mayroong lining na white. Ito yung nagpapailaw sa ating headlight, sa headlight ng ating motorsiklo. So yan, ibig sabihin, kapag nakita ka ng ganito na regulator, hindi pa naka-battery operated yung headlight ng inyong motorsiklo. Hindi pa iilaw, hindi pa gana yung headlight kapag hindi pa umandar yung makina ng motor or yung motorsiklo mo. So yan mga likot, pareho lang ito na full wave, yan, full wave regulator. Itong ating black na mayroong lining na black, itong red na mayroong lining na white, dito makalikot, once na pinandar mo yung ating motorsiklo, maglalabas ito ng positive current. Yan. Positive current papunta sa ating headlight. So yan, pagkabira ito. Pwede naman siyang gamitin kahit saan, pag ito nabili mo or ito, pwede mo siyang gamitin. Yan. Dapat alam mo lang yung polarity ng bawat wirings. Yan. Pwede siyang pag palitin. Yan. Kung ito yung nabili mo, pwede mo rin siyang gamitin. Kung ito yung nabili mo, pwede mo rin siyang gamitin. Nga lang, mas ina-advise ko yung pagbibili ka na lang ng full wave, ganito ang bibili mo, yung may color black. Siya mga kalikot. So dito, tinanggal muna natin para maipakita ko sa inyo mga kalikot. Yan. So unahin natin dito, mga kalikot. Ito. So yan, tinanggal ko na to para maipakita ko sa inyo. So i-connect muna natin yung positive, yung color red. Dito sa color red dito. Ayan. Susundin mo lang naman yung color coding yan eh. Ito. Red. Para sa red. Ayan. Yellow. Para sa yellow. At tong yellow. Para sa pink. Kahit baliktaran niya mga kalikot. Walang problema yan. Ayan. Pareho lang ng charging system yan. Galing sa stator. Tapos tong green. Para sa green. Ayan. Tapos ito, huwag mo natin lalagyan. Papakita ko lang sa inyo. Huwag mo natin ikukulik yung ito. Itong red na mayroong lining na white. So yan. Pandarin natin yung yung motorsiklo. Papakita ko sa inyo na naglalabas ito ng positive current. So pandarin natin. Yan. Mandar. Meron tayong test light mga kalikot. Ito. Naka-zoom pala. Yan. Para tayong test light, itong clip, talagyan natin sa body ground. Yan. Yan, body ground. Tapos, lapit natin kundi. Tapos, tutusok natin ito dito. Yan, sa may red na mayroon lining na white. So, ilaw yung ating test light. Yan. So, yan. Dahil, tulad nga sinabi ko, ito, makalikot, ito yung pag pinandar yung ating motorsiklo, maglalabas ito ng positive current. Yan. Siya yung nagpapailaw sa ating headlight. So dahil naka-disconnect yan, nakalikot, hindi ilaw yung ating headlight. Pakita ko sa inyo. On natin yung headlight. Yan. So yan, naka-on yung headlight. Tingnan natin yung headlight makalikot. So yan. Hindi siya umiilaw. Yan, naka-on yan, naka-on.
Siap. So, ikunik natin mga likot. Siyan, ikunik natin. Okay natin. So, tignan natin yung headlight. Siyan, umilaw na. Ayan. Ay, sorry. Nalaglag. So, patayin natin, mga kalikot. Yan. So, malinaw na sa inyo, mga kalikot. Malinaw na sa atin na itong red na mayroon lining na white, ito yung nagpapailaw sa ating headlight. So, tanggalin natin. Next natin yung isang regulator. Ito, na mayroong color black. So, connect muna natin. Red sa red. Yan. So, balutin natin ng electrical tape para iwas dikit. Yan. Kahit kunti lang. Para iwas lang dikit. So, yan. Tapos, itong green sa green. Ayan. Tapos tong pink at yellow sa dalawang yellow dito. Kahit baliktaran, walang problema. Lagi lang natin ng kunting electrical tape para hindi sila magdikit. So yan. Itong black, mga kalikot, yan. Itong black, wag mo natin i-connect. So, tulad ng ginawa natin kanina. So yan. Pag pinanda natin motorsiklo, kanina yung red na mayroon lining ng white, naglabas ng positive. Samantalang ito, hindi siya maglalabas ng positive, mga kalikot. Hindi siya maglalabas ng positive current. Pandar natin. So yan, umandar. Tapos gamitin natin ng slide. Ayan. Ayan, ito yung color black. Kita nyo, hindi umilaw. Ayan. Hindi umilaw yung color black. Tapos, try natin i-connect dito sa ayan, sa red na mayroong lining na white. Hindi rin iilaw yung ating headlight. Ayan. Kahit i-connect natin to, hindi man iilaw yung ating headlight. So, ayan. Nakonek. Tapos, tingnan natin ating headlight. Yan, naka-open. Yan. So, yan. Yung headlight natin, hindi umilaw. Yan. Dahil, yung black, mga kalikot, yung color black nito, yan. Yan. Hindi naglalabas ng positive current. Yan. Ang pinaka- purpose lang nito, kung nakasabi nito, limiter. Yan. Kung nga sabi ko, siya yung nagbabato or nagbigay ng control sa ating regulator once na na-reach na yung battery yung maximum charge voltage niya. So, dapat ito makalikot, nakakonek sa ating accessories wire ng ating motorsiklo. Ano ba yung accessories wire ng ating motorsiklo? Yung accessories wire makalikot, doon natin, makikita natin yun sa ating susian. Ayan, accessories wire. So, alam nyo na kung paano ano yung pinagkaiba ng ating regulator na kagaya nyan. So, ito lang sabi ko yun, pwede mong gamitin to kahit saan. Ang gawin mo lang dito, pag makalikot, kapag ganito yung nabili mo, salit na ganito, di ba, ganito yung stock nito. Kapag ganyan yung nabili mo, makalikot, ang gawin mo lang, ito
Itong black na to, is ikukunik lang natin sa accessories wire. Accessories wire ng ating motorsiklo. Which is ang kulay ng wire na accessories wire ng ating ito, tong Rossi na to is color black. Color black. Tingin tayo ng color black para hindi na tayo pumunta sa susian. Chain mga kalikot. Para magamit mo to, yan, tong regulator na to, yan. Dahil tulad ng sabi ko, ang stock nito is ganito. Yan. So para magamit mo to, ito, tong block na to, lagyan mo siya ng handukto mo siya ng isang anong wire. Yan, pagsasamahin mo na tong yan, tong red na mayroong lining na white at saka tong color black sa regulator. Yan, pagsamahin mo na ganyan. Yan. Lagyan mo ng electrical tape. Tapos yung dulo nito is ikukunik mo sa accessories wire. Sa accessories wire ng ating motorsiklo. This is color black. Yan. Napakita ko sa inyo. Kukuha lang tayo ng accessories wire dito. Yan mga kalikot, kukuha tayo ng accessories wire dito. Ito. Yan. Itong black na to, yan. Ito. Yan, kahit saan kulay black dyan. Basta Rossi, China Motor, tsaka Honda, yan, color black. Yan yung accessories wire. Color black. Yan. So, yan tayo kukuha. Ito yung yan, yung nilagay natin ng wire, itong pinagsama natin itong black na to tsaka itong yan, itong red na mayroon lining na white. Yan, dinuktungan natin. Yan, yan, dinuktungan lang natin para mapakita ko sa inyo. Tapos itong dulo nya, yan, ito, kukunin natin sa color black. Yan, dito sa color black dito sa accessories wire. Susok lang natin para may pakita ko lang sa inyo mga kalikot. So yan, isusok na natin. Then pag open natin ang susian, kahit natin pandarin yung ating motorsiklo, yan, pag open natin susian, yan, milo agad yung ating headlight. Patayin natin. Yan. Pagsusin natin yung motorsiklo mga kalikot, pag on natin ang headlight, yan, kahit di umaandar yung motorsiklo, so ilaw natin yung headlight kasi na naka-battery operated na siya. Yan, maiging battery operated na yung headlight ng yung motorsiklo kapag yung regulator na ginamit mo ay yung may color block o yung may limiter. Yan. So yan, ito. Yun ang pamamaraan para magamit mo tong regulator na to kapag ganyan nabili mo sa halip na ganito. So yun lang mga kalikot. Tapos kapag ganito naman mga kalikot, ganito yung stock ng iyong ng regulator ng iyong motorsiklo. Kapag ganito yung stock niya mga kalikot, kapag ganito yung stock yung dati niyang regulator, tapos ang nabili mo ay ganito. Yan, pwede mo na siyang gamitin. Nga lamang ito, yan, huwag mong ikakabit sa color black mga kalikot. Yan, huwag mong ikakabit sa accessories wire ng motorsiklo. Ito. Kapag ganito, inulit ko. Kapag ganito yung stock regulator ng iyong motorsiklo at ang nabili mo ganito na regulator, pwede mo siyang gamitin nga lamang, huwag mong ikukunik ito sa color black. Huwag mo siyang ikukunik sa accessories wire. Intindihan. So, yun lang mga kalikot. Sa mga nalilito, ano ba yung pinagkaiba ng ganitong regulator or
kung paano ba gamitin, kung magagamit nga ba siya sa ayan, kung pwede siyang ato yung kung nagkamali ka ng bili, ayan, pwede ba siyang gamitin. So yun lang, sana nalinawang kayo mga kalikot sa video yan, sa video tutorial natin para sa araw nito regarding sa ganitong regulator rectifier ng ating motorsiklo. So yan, kung nagustuhan mo or nakatulong yung video ito, video ito para sa mga kalikot, so pasuyin naman ng isang yan, share ng video ito at papalo ng ating page Kalikot Vlog TV at syempre ang ating YouTube channel Kalikotero Mekaniko. So yun muli, maraming maraming salamat, more power at God bless po sa inyo lahat.